Nawasak ka mga bahay ng mga nakatira sa tabing dagat sa Barangay 76A, Davao City, matapos bayuhin ng malalaking along dala ng masamang panahon. Mga haligi, ipangkuan sa... Sinira ng alon ang haligi namin. Nagtakbuhan kami, pinagkukuha ko ang mga apo ko. Hindi ko na naisalba mga gamit ko. Ang ilan inunang isalba ang kanilang mga lambat sa fish pen. Sa tala ng City Social Services and Development Office, halos 50 bahay na ang naapektuhan. 6 tuluyang nawasak habang 3 ang bahagyang nasira. Wala may musugot. Pinagbawal talaga na patayuan ng bahay dito per memorandum sa city planning. Ang problema, galing din kasi sila sa mga binagyong lugar. Nagbigay na raw ng ayuda ang lokal na pamahalaan sa mga apektadong residente. Sa Valle Hermoso, Negros Oriental, patay ang isang lalaki matapos mabagsakan ng malaking bato ang kanilang bahay. Ayon sa pulisya, naiwang mag-isa sa kanilang bahay ang biktima. Nang bumagsak mula sa bundok ang malaking bato. Lumambot daw noon ang lupa sa bundok dahil sa pag-ulan. Sa Balanga City, Bataan, lubog pa rin sa baha ang ilang bahay. Pero di alintana ng mga residente ang peligro sa baha. Ilang bata ang sumuong pa rin sa tubig. Kahit may mga patay na daga sa baha, naipon na kasi ang tubig sa kanila kaya tiyak daw natatagal bago ito humupa. Mga 2 linggo bago siya talaga madadaanan. Pansamantalang nanunuluyan sa Kupang Elementary School ang mga lumikas. Nagka-landslide naman sa Bontoc Mountain Province dahil sa pag-ulan. Natabunan ng gumuhong lupa at mga tipak ng bato ang bahagi ng kalsada kung saan may widening project. Naging maputik din ang kalsada kaya nahirapan ang mga dumadaang motorista. Mark Salazar, GMA News.